Alright guys, so J Motors TV here. So, ipapresent ko sa inyo ang Monarch Motorcycles. Yan, para sa ating first unit, meron tayo ritong Omni 125 Go-To City Runner na may presyong 72,000 pesos. So, ito ay bagong-bago sa ating paningin, no? Ito ay isang scooter na labas ng Monarch. So, bibigyan ko yan ng konting specification dito. Meron tayo ritong max power na 56 kilowatts at 7,500 RPM. Max torque 7.2 Newton meter at 8,000 RPM. Compression ratio 9.8:1. So meron tayo ritong rear tire na 7090x14. Ground clearance na 1255mm at may dry weight na 96 kg. Yan. So meron rin tayo ritong front tire na 1890x14, dimension na 1810x655x1070 na may fuel tank capacity na 5 liters. So medyo malaki rin ang tanke na yan, 5 liters. So napaka-forma ng motor na to. May displacement na 124cc, engine, single cylinder, air-cooled, bore and stroke 52.4mm x 57.8mm. Okay, so bagong-bago talaga to sa ating paningin. So ilalabas to sa market by May. To. Alright, so para naman sa ating second unit, meron tayo itong Tempest 250 Cruising in a Classic Fashion. 135,000 ang kanyang halaga. So ang specification na ito, bibigyan ko ngayon ng konting specification. Meron itong displacement na 250cc. Engine type, single cylinder, 4-stroke, liquid cool. Alright guys, para naman sa ating dimension, meron tayong 1986x822x1049. Ang ating wheelbase naman is 1370mm, dry weight 143kg at may seat height na 800mm. So medyo mababa tong motor na to, no? Naupuan natin to. So meron pa tayo ritong fuel tank capacity na 14 liters, max power 15 kilowatts at 8,500 RPM na may max torque na 19 Newton meter at 7,000 RPM. Alright, so napakaganda ng motor na to. Napakababa na yun to. Kung makikita niya yun to sa personal, talagang lapat na lapat ang inyong dalawang paa rito. Ang height natin is 5'6", so sinubukan nating upuan yan nung inside racing. Kaya wala akong masabi sa motor na to. Napakaganda. 250cc ang motor na yan. So yan, kung makikita nyo, no, meron tayong wheel type, sports wheel type, rim spokes. So meron tayong front suspension na inverted fork, rear suspension na monoshock. So talagang naka-spoke tire siya, no? Classic na classic ang kanyang datingan. Yung kanyang inverted port, napaka-sulit niya, napaka-solid. Yan. So, yung kanyang ilaw, naka-LED yan. Ang kanyang front tire is 180x17. Rear tire is 130x70x17 ang sukat, no? Okay guys, so para naman sa ating patlong unit, meron tayo ditong Arrow 150. Ang halaga nito ay 79,000 pesos. So City Trend Classic. So kung titingnan nyo, classic na classic talaga ang datingan na itong motor na to, no? Bagong-bago to sa ating paningin. So ito ay may dimension na 57.4mm x 57.8mm. MM na may wheelbase na 1,370mm, ground clearance 135mm, dry weight 105kg. Yan. Okay, so para naman sa ating fuel tank capacity, 5.5 liter. Meron itong air-cooled, 4-stroke, single-cylinder, bore-in-stroke, 57mm x 57.8mm. Okay guys, no, para naman sa maximum power, 6.1 kilowatts at 7,500 RPM na may max torque na 8.8 Newton meter at 6,000 RPM. Okay guys, no, kung makikita nyo ng personal itong unit na to, kakaiba talaga yung kanyang design. Napaka-unique. Kaya kung hindi nyo nakita sa Inside Racing, antayin nyo to sa
May ang labas ng mga unit na to. Okay, may wheel type alloy tayo para sa unit na ito. Right? Okay guys, para naman sa ating next unit, ang Axis 125. So 77,000 ang halaga ng motor na ito, no? So displacement 127.1 cc, single cylinder, air cooled 4 stroke na may fuel tank capacity na 9 liters. So napakalaki ng fuel tank capacity ng motor na to, no? So kung makikita nyo, ito ay pang off-road na motor, no? So max power 7.5 kilowatts at 8,000 rpm na may max torque na 10.5 newton meter at 5,500 rpm. So kung makikita nyo yan sa personal, naka naked handlebar tayo dyan. Ang laki ng tank capacity na may C-type na 770mm, dry weight 115kg, ground clearance 180mm, wheelbase 1285mm. Medyo may kataasan to kasi nga ito ay ginagamit sa mga, pwede nyong gamitin sa trail. Yan, kasi tingnan nyo, naka-dual suspension yan sa kanyang likuran, no? Okay guys, para naman sa kanyang max power, meron tayong 7.5 kilowatts at 8,000 rpm, max torque na 10.5 newton meter at 5,500 rpm. So meron tayong starter na electric and kick, front suspension, telescopic fork, rear suspension, dual shock. Yan, kaya kahit na idaan nyo ng idaan sa mga off-road yan, okay na okay. Front brake, disc brake, ang kanyang rear brake is drum brake. Yan, napakalakas din yan kumapit kahit drum brake lang ang ginagamit ng mga ganyang klaseng motor, no? Ang ating front tire is 2.75x18, rear tire 3.50x16. Okay? So, abangan nyo itong ating susunod na content, no? Itong Spear 180. So, abangan nyo yan sa ating YouTube channel, no? Para makalaman nyo kung ano ng mga specification na meron yan. Then, i-follow nyo rin ang Monarch na SB page para maging updated kayo, no? Alright? So, yun. Kung di pa kayo nag-subscribe, nag-subscribe na kayo. J Motors TV lang yan sa inyong YouTube at Facebook account. Huwag nyo kalimutan hitang notification bell para updated kayo sa lahat ng video na ina-upload natin. Okay, thank you very much sa inyong lahat and God bless you all.